Hi, Mommy! So, this is Nikki and welcome back to my channel. So, kakagawa ko lang ng video kanina kung paano kumuha ng birth certificate from PSA. Na yung talagang certified true copy ng PSA. So, ngayon naman, ang itatakel natin is yung pagkuha ng birth certificate ni, ng passport ni baby. So, kwento ko lang sa inyo yung experience namin, ha? Tapos, yun, later or baka before this video, gawa ako kung paano ba talaga yung general requirements kung paano or mag-apply ng passport ni baby or ng minor. Wait lang, sorry, nasipa ko yung, nandito yung baby ko, nakahiga lang siya sa akin. So, ayan. So, first, kakanto ko muna sa inyo yung passport experience namin. So, kauna-unahan is, pumunta kami doon, kami dalawa ng asawa ko, kasama yung baby namin. So, ito yung, yung parang list ko. Para hindi ko malimutan kasi gusto ko i-share sa inyo para magka-idea kayo paano kumuha ng passport baby. So, first is, ang mga and welcome back to my channel. So for this video, I will share with you our passport experience and paano mag-apply ng passport ang isang minor or baby. So, nag-apply na kami ng passport for our baby and kinuna namin siya last, mga end of June, ganyan. And nandito na yung passport namin. Ayan o. Wait, pakita ko sa inyo. Pahiram muna si mama. Nandito pala yung baby ko. Nakaiga lang siya dito sa may lap ko. So, ayan. 1, 2, 3. Yay! So, ayan. Meron na kaming passport. So, kwento ko lang sa inyo yung yung experience namin paano kami kumuha ng passport. So, pumunta kami sa DFA Lucena. Ah, so, oo, tama. Sa DFA Lucena. And, ang magkakasama is ako, yung husband ko, and yung baby ko. So, pumunta kami doon. Tapos, nagdala lang ako ng isang envelope na ganito. Ayan. Ganyan. Para maayos na. Tapos, syempre, bag ko, tapos gamitin din. So, kwento ko muna sa inyo. General requirements is ito, ha. Number one, personal appearance ng applicant. So, dun sa baby, syempre, kaya kasama si baby, kailangan siyang isama kasi nga, pipicturan siya dun. Yun ang dahilan kung ba't may personal appearance. And then, personal appearance of either parents or pwede din naman na both. In our case, ang ginawa namin, parehas kaming sumama. So, if ever, pwede naman na isa lang, like mommy lang or daddy lang, if legitimate or provided na legitimate child yung bata. And then, number 3 naman is valid passport of parents. Parehas. If legitimate din yung bata. So, ang gagawin nyo doon is, wait lang. Yung isang papa. Bale, ipapa-photocopy mo yung passport nyo ng husband nyo. Dumating na kayo doon ng mas maganda na ready talaga. Like, yung passport mo at passport ng asawa mo, pagsamahin nyo na sa isang papel, tsaka nyo ipa-photocopy. Wait lang. Yes! O, sige. Wait, in-nurse ko lang tong baby ko. Okay, para tahimik din. Ayan. So, lapit tayong konti. So, ayun. Tapos, next naman, wait. Next naman is birth certificate issued by PSA. So, kumuha kayo ng PSA na birth certificate ni baby galing sa PSA. And, ipa-photocopy nyo na din yun. So, kung kumuha kayo ng mga dalawa, pa-photocopy nyo ng mga 5. Para lang, hindi na kayo balik ng balik sa pagpapa-photocopyhan, diba? Para meron na kayong stock palagi, just in case. Normally naman, ang hinihingi nila, photocopy lang. Pero, dadalhin nyo, pag nag-apply kayo ng passport, dadalhin nyo din yung original. Ang kukunin nila is yung photocopy, pero titingnan nila yung original. Tapos, if medyo hindi mabasa, alam ko, kailangan nyo ng yung birth certificate niya from the local civil register, ganon, parang yun sa munisipyo nyo, yun yung local civil LCR, local civil registry, o ganon, parang ganon.
And then if malabo naman yung ano, yung nakasulat doon sa PTA birth certificate, kailangan niyo yung birth certificate na galing sa local ano nyo, yung sa munisipyo, 'di ba? Meron noon yun yung kaunahan na nagkakaroon tayo bago yung PSA copy. So, para lang for comparison. Kasi syempre, minsan hindi nila mabasa ng maayos dun sa PSA na birth certificate. So, ayun. And then, ang tip ko sa inyo is yun nga, yung dito, dun sa mga requirements, edi apat yun, diba? Personal appearance ng bata, personal appearance ng parents, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Pwedeng isa kapag legitimate yung bata. And then, pangatlo is yung valid passport ng parents. Yung passport nyo sa isang papel, magkasama na dapat. Tapos, birth certificate ng baby, i-photocopy din yan. So, ayun. Tapos, pag mag-a-apply ka, mas maganda pag mga 12 months below. Kasi, may, ano yan, nasa priority lane kayo. Like kami, hindi na kami pumila, hindi kami nagpa-schedule kasi yung baby namin, 5 months pa lang siya. So, nung nagpunta kami doon, wala, dire-diretso lang talaga kami. Sumama na din kami kasi para magpa-renew. Ako actually talaga, ang expiration pa nung passport ko is next year pa, pero sinama ko na para sabay kami nung, para dun sa bagong passport namin. Trinay ko lang, supposedly, ang kukunan ko lang naman talaga dapat is yung husband ko and yung baby ko. Pero trinay ko na lang din and pumayag naman sila na kasabay-sabay na kami. So yun, okay naman. Ang alam ko, dapat yung parents pwede. Pero pag yung mga lolo, lola, hindi ko sure kung kapatid pwedeng isabay. I think hindi. Hindi ko sure ha. Pero yung parents, alam ko, pwede. Pero yung lolo, lola, tita, hindi pwede. Na nasa priority lane din. Pero pag mga 7 and below, ang alam ko na sa ano pa yon, priority pa ata yon. Pero yung mga 14, ganyan, hindi na yun. Hindi na yun kasali. Tapos, ano ba? Doon naman sa share ko lang din, doon sa ano naman, passport application for parents or ito naman in case doon sa kaso naman in our case, renewal lang yung ginawa namin. So ang kailangan lang namin is passport application form and then photocopy ng passport and then valid ID, photocopy din. So tatlo yung kailangan pag mag-renew ka. Yung passport application form, which is dun mo na fill upan, tapos photocopy ng isang ID, valid ID, photocopy ng isang ng passport mo, yung luma or yung papapalitan mong passport. So yun. So and then next naman is kukwento ko na sa inyo kung paano kami pumasok doon. So, nagdala ko ng ano, envelope, diba? Naggawa-gawa pa ako ng mga forms, ganyan. Kaya lang, hindi naman nila inaano, hindi nila kinikredit. Like, gumawa ako ng ganito, yung may ganyan, yung ganyan-ganyan. Kaya na na-download ko sa DFA. Kaso, hindi naman nila inaano. Hindi nila tinanggap. Kasi sabi nila, ma'am, ito na lang po yung fill-upan nyo. Tapos, sabi ko, ay ma'am, meron po akong ano, may dala po akong passport application form for minor. Dinownload ko po sa website. Sabi niya, ay hindi ma'am, ito na lang po ang fill-upan nyo. Ganyan. Kasi may number na po ito. So, yun. Sumunod na lang din ako kasi yun yung alam nila. Yun yung sinusunod nila dun. Pero just in case, mag-ready na lang din kayo. Pwede nyo namang i-download yun, fill upan nyo, para malay nyo, dun sa pupuntahan yung DFA, gumana yon. Tapos, don't forget pala na magdala ng black ball pen or black na parang sign pen. Ang ginagamit ko is ganito. Wait, pakita ko sa inyo. Para kasi may mga pipirmahan doon, ganyan. Yung ball pen kasi pag minsan ang problema dun sa ibang ball pen, nadulas, nakalat yung ink. So, ang ginagamit kong ball pen is ganito. Wait, I'll show you. Hindi to sponsored kasi wala naman ako sponsors. Anyway, ganito siya. Ganyan. Yung ganito kasing ball pen, maano siya, maayos siyang isulat. Kahit pumirma ka sa plastic or what, hindi siya kumakalat. So, yun. Anyway, ikakwento ko na. Ito na talaga yung pagkwento. Ikakwento ko sa inyo yung pagpasok namin sa DFA. Ganyan-ganyan. Wait lang! Oops,
kami. Ow. Hey. So, ayan, mabalik tayo. Sorry ha, sobrang daming cut-cut nito. Anyway, kukwento ko na sa inyo paano yung passport experience nga namin. Ito yung sisimulan ko na simula pumasok kami dun sa pintuan ng DFA. Nakapag-usap pala muna ako dun sa guard nila dun. Ang babaet, ang very polite yung mga nila, yung mga staff nila dun. As in lahat. Tapos, try ko mag-insert ng clip if may mahanap ako. Alam ko sa phone ko, binamit ko yon. So, ayun. Wait lang. Pakita ko sa inyo yung baby ko. Ayaw mo na. Oh, no. Ayaw na daw niya. Wait. Come here, come here. Nagkwento tayo. Ayan ba? Look, Miko. 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 Kita ka sa video. Oh, kita ka. Oh, look. There you go. So, ayan. Kwento ko sa inyo yung pag-apply namin. So, una, pumasok kami. Tapos, pinapasok kami ng guard and pinapunta kami dun sa verifier. Siya yung kauna-unahan dun sa upon entering dun sa DFA office, siya yung kaunahan. So, may papa-assignan siya sa inyong application form. Yung nga sinasabi ko kanina. And then, check niyo yung mga passport. Sa kanya niyo ibibigay yung mga documents. Like yung mga photocopy. Photocopy ng kung anek-anek. Like ng passport, ng birth certificate, ganun. Siya ang mag-evaluate nun. And then, once okay na, yun, sabi niya, siya yung mag-ask ng requirements. Sa kanya din i-forward yung requirements. Ganun. And then, once okay na, ipapasa kanya sa guard. Sabihin niya, punta po kayo dun sa guard. And then yung guard, sasabihin, ma'am, dito naman po kayo. So, may mga ganon sila. Very, na talaga, maganda yung strategy nila na nagawa na yun. Kasi, hindi kami, ay, saan, saan, saan yung ganon, ay, saan na kami, saan na ganon. So, yun, wait lang. Likod ng anak ko. Anyway, minangat-ngat na niya yung passport. Pero naka-plastic pa naman. So, ayun. Ganda na lang ako magkakwento para hindi siya maglikot. So, pangalawa naman is sa processing officer. So, doon, pinaprocess na yung passport namin kasi okay na, diba? Meron na mga okay naman yung mga requirements namin. So, doon sa processing officer, ang ginawa namin doon is yung sa parents, since for your renewal kami, may pinirmahan kami. Bale, tatlong pirma yon, tatlong beses kami pumirma. And then, bubutasan na yung passport. Bubutasan na yung passport kasi nga, gagawan ka na nila ng bago. Tapos, after that, meron ng guard ulit na mag-guide sa inyo. And then, sasabihin, ma'am, dito na po kayo. Ang next naman nun is sa payment naman. So, pumunta kami sa cashier. Pag ganun, na nasa priority, kayo, wala kang ibang choice kasi kung hindi, ipa-expedite talaga. Kasi nga, nandun ka sa priority lane. So, lahat ng nandun, pa-expedite, pabilis, yung kumbaga, papabilisin talaga nila yung yung pagpa-process ng passport mo. So, dalawa kasi yun. Yung isa parang 900 ata, 900 plus. And then, yung isa 1-2. So, lahat kami, since nasa kami, yun ang ginawa namin, 1-2. So, bayad kami, 1-2 isa. Tapos, nung nabayaran na namin yun, sabi nila nasa cashier, ma'am, tapos na po, okay na po. Next naman, pupunta ulit kayo dun sa guard. Tapos, iba't ibang guard to ha, meron silang bawat may nakabantay. So, ang daming guard sa loob. Like, sa isa sa may verifier, isa sa may processing officer, isa sa cashier, isa sa encoder. May mga ganun sila. As in, may nakatoka. Ganyan sila. Tapos, next naman, ito na yung pinaka-last, is dun sa encoder. So, anong ginawa namin dun sa encoder? Ang ginawa namin dun sa encoder is, pinicturan na kami, ako, yung husband ko, and yung baby namin. Tapos, signature. Tapos, ipapacheck nila sa inyo kung tama ba yung informations na nilagay nyo. And, make sure double-check nyo yan. Kasi, like ako, malinaw naman nilagay ko yung birthday ko. Pero, nung tinype nila, nakalagay iba yung month. So, buti nakita ko agad yun. Kasi, kung hindi,
another pagpapaasikaso ng passport, yan yung ina-avoid natin. Kaya make sure nag-pay attention ka talaga and yung mga details na papansin mo. So, yun. Tapos, pwedeng ano yan. After that, tapos na. Tapos na yung ano, yung pagkaka-process ng passport mo, okay na, ready na yun. Sasabihin nila, pipick-upin mo na lang. Ang option dun is dalawa. Isang pick-upin dun sa DFA na nga na pinag-applyan mo or pwede mo ding ipa-LBC. Kami, since sa Lucena kami nag-apply, DFA Lucena, and nasa Makati kami, sorry na, hinihingal na ako. Pinaano na lang namin, pina-ship na lang namin dito. So, nagbayad kami ng 150 each passport, which is yun na nga, tigigisa siyang, ay, puro laway. Ayan, tigigisa siya lalabas. And, yun, dumating na siya agad. Ang release nung amin is July 9. Pero, July 9, dumating na siya. So, I think, inabas na ng 8, tapos nakuha na agad ng LBC. May naka-deck naman talaga na LBC sa loob. So, yun, mabilis lang. Ang bilis-bilis lang gumawa ng, I mean, magpagawa ng passport. Nalimutan ko pala sabihin kanina na dapat pag nagpa-LBC kayo, yung papel na ibibigay sa inyo na LBC, huwag niyo iwawala yon kasi hahanapin nila yon pag dineliver na nila yung passport niyo. So, yun. So, isa pa palang nalimutan kong sabihin kanina is pag, diba, option nyo is, halimbawa option nyo is LBC, ibibigay na papel sa inyo ng LBC, huwag niyo iwawala kasi hahanapin nila yon pag i-deliver na nila yung passport. Like, may sasabihin nila, ma'am, nandito na yung passport mo, ganyan, or tatawag sila. Tapos, i-deliver na namin dyan. So, I hope this video has helped you. And thank you for watching my video. Sana nakatulong. And if may questions pa kayo, comment down below. Follow me on Instagram. Subscribe to my channel. And like my page on Facebook. Ang Facebook page ko is Mommy Nikki. Tapos, username ko naman sa Instagram is Therese Tan Ramos. And then, yun, subscribe dun sa red button dito sa YouTube. And thank you for watching. See you in our next video. Bye!